Hello po mga katsugwide, welcome po sa part 2 sa videos natin. So itong marker OLE30 natatak, nakita niyo na po sa unang video natin na malapit lang po dito sa mga sa area na dinicode ko at saka natuntun ko na po yung mga prospect deposit dito. So hindi lang natin sa mga atat at hindi natin hukayin, hindi po sa atin itong lupa na to. So free lang po tayo nakapasok nito. Pero hindi po sa atin ang lupa na ito. Wala tayong power na direct na natin trabahuin. Maliban na lang kung sa atin mismo yung lupa, sa atin lang, sa mismo sa lupa natin lang tayo maghukay. Kung mayroon mang lupa tayo. So, balang araw lang yan. At saka sa nagtatanong, ba't hindi natin nabalikan yung matatandang kahoy kung nadidinig niyo po yung kalangitan. Umuugong na naman, tumutunog. So, madulas po yung daanan. Napakahirap. Dahil sa mga unang paglalakad ko na papauwi na ako is nahulog po ako. Mahaba po yung hulog ko, 30 meters. Naka-slanting po yung lupa. Tapos buti na lang nakahawak po tayo sa mga kahoy. Kung wala, direkta po tayo sa pangpang. So proceed po tayo dito, balik po ako. Paano po hanapin yung deposito sa marker? So sa mga hindi pa nakakita sa video na to, so proceed po kayo sa part 1 pagkatapos nito. Kung pwede po ding i-skip nyo po itong video, balik po kayo sa part 1 para masundan nyo po talaga ng eksakto yung demo natin about i-compare natin itong OLE30. Paano hanapin in actual area. I-compare natin yung paano siya i-represent sa actual. Ngayon, sa mga deposit na din, paano siya hanapin. So, mayroon akong nadagdag na dots. Itong dots na to kanina, ito yung na ituro ko at saka dito. Mayroon pa parang dots dito sa gilid, oh. Ayan o. Ayan ko lang siya napansin. Ngayon, mayroon pa siya mga dots na linya. Ayan. So, ito siya mga katruguide. Dahil malapit ng ulan, salamat lang tayo is hindi pa tumutulo. Ako lang siguro inaantay ng panahon. So, napapasalamat po ako sa Panginoon. So, paano siya hanapin yung prospect o deposit? Dahil hanap na natin yung pattern sa OLE30 angle. So, ngayon, una, pwede kang dito mo mismo sa marker na OLE30, gitna ka sa OLE30, target mo siya ng compass dito. Dito siya mga katrugay, target mo siya ng compass. Kasi, free degree, ito po siya, free target po siya. Direkta mo na siya i-target yung mga prospect. Ito, dahil malayo, maliit, malayo. Napakalayo lang, pero bawat target mo ng compass nito is direkta na siya, tunay na treasure, spots, treasure, deposit na pinagbaunan. So ngayon, sa mga hindi pa sa nakakita pa sa mga videos ko, mayroon akong mga naituro kung saan yung prospect o deposit galing dyan, dito. Ayan, napaikot lang po, naka-planting rice kung kibale. So dito ka tatayo na sa gitna ng OLE30, dito ka tatayo. Tapos yung dots niya, i-target mo siya ng compass, gagamitan mo siya ng compass dahil malawak siya kung makikita mo. Hanapin mo yung lawak niya at saka yung segundang dots. Once na may segundang dots, yun ang hanapin mo, yun ang deposit. Kung di mo naman lihis siya, kasi dots siya, tapos mayroon segundang dots dito sa gilid, dito, pwede kang dito kakukuha. Ito yung tamang target o sukat niya na makatuntun mo yung marker o bato na sa kanji sign marker. Double use siya mga katrugide, dahil ito yung OLE30. Tapos, kung babasahin mo yung OLE30, titignan mo. So, ito yung declare niya. So, di po siya pwedeng C, di din po siya pwedeng E or S. Dahil sa posisyon ng OLE30, tayo kukuha ng base. So, kanong posisyon, ganun na din yung litra dito. So, kung i-focus natin ang mabuti, double U siya. Double U siya ang tatak. Ayan o. So, nakikita niyo. So sa W, west position, kanji, direct kanji. Tignan mo yung compass sa gitna niya dito, gitna niya at to, that's it. Sampak po yung hindi gumagalaw yung compass sa gilid ng kanto, ayan o. Sa kanto niya.
Yan. Tingnan niyo po yung compass. Alignment siya sa east and west na sinasabi natin sa unang video na 10 degree. Ngayon dito is 14 degree yung declare. So, galing dito, dahil west, pwede siyang 3 meters distance deposit o prospect na. So, nakita niyo na po yung una sa unang mga video, mayroon po siyang tatak na triangle dyan na sinasabi ko sa ilalim ng triangle, mayroon siyang deposito sa ilalim na yon. So, ayan na siya yung target. Itong triangle. Papakita ko lang. Kaharap niya, ito lang po yung target. Ayan po yung triangle na bato. So, nabasa ko po yan o nakita na mayroon pa siyang prospect dyan dun sa sign na X marker na dinimo ko din sa unang mga videos ko. So, maraming naguguluhan at umi-skip sa videos natin dahil akala nila is walang totoong detalye ang videos natin, walang laman. So, kaya hindi sila interesado at saka mahina at kaunti lang yung views natin. So, mas mabuti na yon dahil hindi po tayo napaka-eksperto para gampanan ko po lahat kayo na nagtatanong at nagpapadikod. Ayan siya. So, galing dito, 3 meters distance. Kahit lalagyan mo siya ng ano ng kamay mo, ito, isa, dalawa, tatlo. Ito yung ano, sa kamay natin. Lalagyan natin siya ng ano ng sa kamay natin. Dito na tayo gagamit ng skill tip. Kahit sa kamay lang, ano na. Ayan, oh. Ayan. Tapos dito. Ayan, oh. O, gitna na siya. Sa letter T. So, ay convert natin ang tatlong ano nito is 3 meters deposit na. Ayan lang siya mga ka-true guide. Ganun lang din ang proseso. Dito ka lang din tatayo kung dito ka na pupunta sa banda na to, sa southeast direction. Itong dots na to. Ayan o. Ito po siya. Ayan. Tapos, ganun na din ang pattern o position. Kung anong declare niya dito, target mo siya papunta doon sa bandang southeast. At dito, ganun na din ang dots na nakalagay dito. Ayan. Ganun lang din yung target. Kaya kung tatargetin natin, target talaga niyang tugma yung mga prospect na natuntun ko dun sa unahan. Naglinya po ito. Alignment po siya yung mga deposito. Sa alignment siya sa south to north. Alignment po siya. Nagdi-distance siya po bawat deposito ng 60 to 64 meters distance bawat deposito. Ito lang yung mas malapit sa kanya. 16 meters lang yung distance niya dito. So ganun lang din po yung basahan. Ganun lang po siya dito. Kung titignan mo is hindi siya klarong letter T. Pero sa coding, i-matter mo siya sa coding. Tapos dito, dahil letter T, kung makita mo sa coding is tunnel or treasure, dahil lihis ka ng kaunti doon sa prospect, galing ka dito, i-tunnel mo yung deposito. Hukay ka dito, lahat ng mga marker makukuha mo sa ilalim is talagang letter T lahat o heart nga naka-engraved, triangle. Mayroon mga lahat mga pattern makikita mo po. Pero galing dito, meaning is galing ka dito, itatunnel mo yung totoong nilagyan. Kung matuntun o alam mo yung pattern papunta na sa ilalim para makita o matuntun mo talaga yung tamang treasure deposit. Ayun siya mga katuwid. Sana naintindihan niyo po ang pinapaliwanag natin para mas pulido, sigurado. Hindi po lahat decoy ang mga ma-encounter ninyo. Ganun lang po. Lahat ng mga misteryosong sign marker na ginawa nila, kaya ko po masagot ko po lahat ng mga katanungan ninyo dahil binabase ko po lahat sa mga marker na makikita natin sa paligid. Ganun ko po siya. Ganun po ka-importante ang mga signage marker na i-compare ko po siya sa actual area kahit na wala po akong gamit na mga kagamitan, na mga espesyal na kagamitan kagaya ng mga nakikita niyo po sa ibang mga video.
ito po yung pinaka-special na gamit ko, kumpas at saka ito yung kibali diskarte o paraan ko. So sana po sa ulit po so sana po mayroon po kayong nakuha na idea sa mga pinakita kong video. At ganun lang din po, sana sa hindi pa nakasubscribe na palaging nanonood dito sa video ko, mag-subscribe na po kayo para po palagi po kayong ma-monetize dito sa videos natin na paparating na video. At huwag niyo po kalimutan na mag-likes, at hiling ko lang din po sa inyo na huwag niyo po i-skip ang ads natin para hindi po tayo kibali, tulong na lang din po kasi hindi po ako napapabayad kung sakali nagpapatulong kayo sa inyong mga marker na isin niyo po sa messenger ko. Sa gustong mahanap yung ano natin, gusto nilang mahanap yung FB page natin, YY2.0 official. So type nyo lang din po yan, YY2.0 official, makikita nyo po ako dyan kung saan nyo po ako. Direct ko po kayong re-replyan, basta nakapalo po kayo, automatic makikita ko po yung mga message o komento ninyo. Maraming salamat po at God bless. Abangan nyo po sa next video, sa explore po ako dito sa area at meron akong dagdag tips o meron akong maibigay sa inyo na idea para sa susunod na demo na naman.